Yo! What's up mga kabulahan? Kamusta kayo? Another day, another vlog! So, okay guys, I hope you guys are doing good. I hope you guys are okay. Lahat kayo sana nasa magandang kalagayan at maayos na kalagayan. Ilang linggo na lang, Pasko na. And I bet lahat kayo, marami sa inyo, or na mimili na ng mga pang Christmas gifts nyo kasi Christmas gifts sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga loved ones nyo, and siguro sa sarili nyo kasi you deserve it, diba? So, ngayon, for this video, mayroon kang ipapakita sa inyo isang magandang sapatos na naman. Sa mga nakapanood ng previous vlog natin, pinakita ko sa inyo yung shoe collection ko na Jordan 1, 2, 3, 4, 5, and 6 na puro collab pairs. And sabi ko nga, ang target ko for the Jordan 1 is another collab pair para isarado yung shoe collection natin. Pero nga, sobrang hirap makakuha ng Jordan 1 na collab pair and sobrang mahal niya. Pero recently, Nike released a Air Jordan 1 Chicago Colorway OG Lost and Found. And ginawa natin ang lahat. Sumali tayo sa lahat ng raffle, SNKRS, Nike Park Access, and Titan. And ng lahat ng yon, all outs tayo, boys! Hindi tayo nanalo. And dahil dyan, ni-reach out ko yung isa kong friend na reseller kasi nakakuha siya. So sabi ko, nagtawaran kami, naghagal kami, and he gave me a good price. And mamaya mag-meet up kami, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung Air Jordan 1 Chicago colorway na Lost and Found. And papakita ko sa inyo, bumpusisi natin mabuti kung gaano kaganda to. And hopefully, this shoe will be the finale for my shoe collection. And bibili na natin to kasi hindi man natin to deserve ngayon. Malay mo, sa isang araw, deserve na natin. Sa isang linggo, sa isang buwan. Dahil nung papas ko naman, maybe deserve natin to, di ba guys? Deserve natin to, kaya bibili tayo nito. So guys, ano? Tingnan natin mabuti mamaya. Busisiin natin kung gano'ng ganda itong Air Jordan 1 Chicago Colorway Lost and Found. Let's go! Wala, mag-withdraw muna tayo kasi kailangan natin ng cash para mambayad doon sa ating bibiling sapatos. Special shoutout nga pala kay Kuya Edward Esguerra, ang aking videographer for today. What's up, Kuya Hello, Edward? Hello! Let's go! Round 1 pa lang to. May round 2 pa eh. 2,000 years later. Okay. So ang SRP nitong bibili natin is around ano to? Around 10,000. So dahil resell natin siya mabibili, talo na naman tayo. Let's go! So guys, dumating na yung rider natin. Kukunin na natin yung ating mahiwagang sapatos. Let's go! Hindi mo kasama ito sa loob. Hindi ito na. Sige, check ko lang muna guys. Tapon kwarta na naman po tayo mga kaibigan. Masilip ko na. Okay na boss. So guys, ito si Kuya Edward, ang aking videographer for today. Kuya Edward is the best. So ngayon, ito tayo sa office. Laka na Christmas tree dito. Unay ko na yung papasko ko. Ay, ang ganda na papasko ko. Guys, let's go! What's up mga kabulahan? So ngayon, ato na sinabi ko kanina, meron tayo ditong special na sapatos na binili natin sa ating kaibigan na si JV of Stomp Manila. Shoutout sa iyo JV, shoutout to Stomp Manila. Thank you for hooking me up with this sneaker. Salamat sa napakagandang presyong binigay niyo sa akin. So guys, tulad nga na sinabi ko, itong Air Jordan 1 Chicago Colorway Lost and Found ang ating sinasabi natin, ito na yung pangsara natin sa Jordan series na kinokolekta natin. So far, as far as I know, ang kulang ko na lang sa collab pairs ng number Jordan is the Jordan 1. So hopefully this will be it for our collection ng Air Jordans. Ano. So ngayon, ipapakita ko na sa inyo itong sapatos ito with full details and a little background lang dito. Ano. So sabi ko nga sa inyo, sumali ako sa SNKRS, sumali ako sa Nike Park Access, sumali ako sa Titan, at lahat yun, talo tayo, hindi mo yung tayo nanalo. Even though Nike announced talaga na they have released extra pairs para dito sa shoes na to kasi nga they have considered this as the shoe of the year. Pero yun nga, hindi pa rin tayo nanalo kahit ang dami na daw nilang nirelease na extra pair. And meron pa kasi na naging separate draw or separate day for of release or para sa mga
yung mga avid Air Jordan 1 fans talaga na laging sumasali sa Air Jordan 1 raffle ng SNK Airs. Nagkaroon sila ng separate na raffle date or release date for them para makasali dun yung mga super fan ng Air Jordan 1. Pero yun, congratulations sa mga nanalo. Sa mga hindi nanalo at mga olats katulad ko, sa reseller ay tatakbo. So, sa mga resellers dyan, konting ano naman, konting baba ng presyo pa para naman lahat tayo magkaroon. Lahat happy, di ba? So guys, the concept behind this Air Jordan 1 Lost and Found actually is a para siyang ano, sinasabi nila isang sapatos dahil sa sobrang nung 1985 hindi pa ganun ka advance yung inventory system ng mga sapatos. Ito yung sapatos na natago sa loob ng stockroom na nakalimutan na nandun pala. Tapos may nakakita and nakita yung sapatos and yung ina-expect mo na itsura na isang sapatos na since 1985 pa nakatago dun, ito yung concept na ganito yung itsura niya. So that's the reason, so that's the concept behind Lost and Found. Para sa time capsule, para kanong alam mo kung nung mga bata kayo, naglalaro kayo ng mga crush-crush nyo, lalagay kayo ng mga sim, mga ano, yung mga gamit nyo sa jar or sa kung ano man, tapos itabaon nyo sa lupa, babalikan natin yan pag malaki na tayo. Yung mga ganong klase, no? Ito yung ganun yung idea behind this concept. So, now we will dive into this. Pero, yun nga, konting background pa dito sa Air Jordan 1 ito. When Michael Jordan signed with the Bulls, signed with Nike in 1985, maraming ano, skeptic parang sabi, bakit kay Nike ka nag-sign? Eh, ano ka, diba? And Nike is only known for running shoes. Okay? So, meron tayong nihandang research dito, no? Nike is known for running shoes, not for basketball shoes. So marami talaga nagtataka. Pero pinatunayan ni Jordan na tama yung decision niya that he went with Nike and won Rookie of the Year. It's not really because of the shoes, but because of how good he is in playing basketball. So pinakita niya doon na he made the right decision, which actually propelled Air Jordan 1 into a nationwide demand of sneakers na gusto ng lahat ng tao magkaroon. Diba? Kasi he averaged 28 points, 6 rebounds, 5 assists during his rookie year. So ito yung naging turning point nun. And this one, papakita na natin ang ating Air Jordan 1 Lost and Found Chicago colorway. So guys, ready na ba kayo? Grabe, ang ganda nito talaga. So let's go, kunin na natin ang ating sapatos. Ta-da! Grabe, ganda. Look at the details, no? Even in the boxes. I'll show it here in the front camera. Kita nyo, may mga scuffles, may scuffs yung mga, yung box, may mga damage siya. As para bang talagang ano siya, natago or natambak sa stockroom. Even yung pagkakastyle ng box, so para siyang naluma talaga, nakaumbok siya, nakabukol siya. Yan, no? If you can see it there. No? So I'll show it to you here sa ating GoPro as well. So look at that, oh. The details, grabe o, oh. Diba, yung taba niya dito sa gilid, yan, ganyan, look at the Nike box, full details, ito yung parang pinaka-favorite ko dito, itong sale sticker na yan, diba, cute, so guys, are you ready, let's open this box, okay, let's fix our GoPro para makita natin from the top view. Alright, so ayan. Buksan na natin ang ating Air Jordan 1 Lost and Found. Ayan, lipo tayo sa next page para maganda-ganda. So okay, ito na. Ta-da! Grabe oh. Even the paper inside, sobrang ganda. Ang cool. Ano nyo? As seen on TV, nakalagay dyan. As seen on TV. Anti-gravity machine, grabe. Air Jordan 1 Super Sale, $29.99. Grabe, dati $30 lang tong ganito. Pero ngayon, pag binili mo, $180. OMG. $180 is around, ano to? Parang nasa mga 10,000 mahigit. If I'm not mistaken. Sa taas ng exchange rate ngayon. No? So, yan. Buksan na natin. Okay, guys. Okay. Buklatin na natin to. And ito yung isa sa pinaka-favorite ko dito. Sandy Bros receipt, di ba? Yan, oh. Cool. Very, very cool.
Air Jordan 1 paid, yan. Magkano yun? 29, iba yung presyo niya dito eh. Paid cash, final sale. Si Leia N yung nagbenta. Ang bumili, si Paul L. 830.86. So, si Paul L. May kala akong Paul L eh. Paul L. Si Paul Lihauko. Shoutout sa iyo, Paul Lihauko. Kumusta ka naman, brother? Kumusta ka, kuya? Love you. Paul L. Si ikaw pala yung bumili. So, okay? Okay, sige. Dito natin lipat yung GoPro natin, mga kaibigan. Alright. So, wow. Look at that. Yummy. Lampas natin yung first pair. Grabe, ganda, no? Ganda, grabe talaga. Okay. And where's the other one? Alright! Steve, di ba? So, okay. Now, we'll dive into the details of the shoes. Para naman makita natin kung paano ba siya naging lost and found. Dito yung resibo niya. SM Mall of Asia siya nirelease. Sa 9,000 yung bili nila. Oh, di ba? 9,000 binili, tapos binili ko ng magkano. GG! Okay, tatago natin itong si Sandy Bro sa lobby as we go into the details of the shoes. Alright, let's go to the details mga kapatid. Alright, kukunin ko yung sa akong camera for full details. Okay, as we now go and dive into the details, ito, nabablock natin yung ilaw natin. So I think it's much better if we move our light closer. Ito sa ating sapatos. Oops, nahulog pa yung ating extension cord. No, alright. So, first and foremost, nakalagay dito sa ating research paper. Sabi, there's a bigger swoosh. Mas malaki daw yung check than the usual. No? So, ano, you can see it better. No? Mas malaki nga yung check niya, di ba? So, next is, kasi nung 80s, talagang ganun daw yung design. Mas malaki yung swoosh or yung check niya. Okay, let's turn around. Ikot-ikot tayo mga tropa. Ayan, oh. Details. Okay. Next to highlight here is the ankle collars or itong ibabaw. Okay, nandito yung ano, sa common sign of age. Ayan, oh, kitang-kita nyo. At the black leather material wrap around the ankle collars had a tendency to dry out and crack over a period of time. Would often begin to flake off with wear and handling. So, ito yung sinasabi niya na yan. Kita niya, parang crack leather yung ibabaw, no? So, kasi nga sa sobrang tagal, yun yung concept niya behind na namutok-mutok na yung leather niya. Kaya ganyan yung detalye niyan. So, pero yan, this is intricately designed ng Nike yan. Talagang ganyan. Okay yan, hindi naman niya malalagas. So, yan yung crack leather design niya. Alright, kita niya ba? Pareho yan, left and right. Oh, galeng, di ba? Galeng. Alright. Next that we would take a look is the midsole. Yung midsole niya, ito yung suwelas niya, yung gitna. So, because of the white light, pero nakita nyo naman eh, naninilaw siya, parang naninilaw na siya. Kasi nga, ang tagal nang hindi nagamit at nakatago lang siya. So, naninilaw yung midsole niya. Yeah, ganyan yan. Yan talaga, yan yung ano eh. Kahit anong puting sapatos, pag tumagal naninilaw. So, nakita nyo naman, ang ganda na pagkakagawa. Talagang para siyang matagal nang natago. The midsole. Alright. Okay. Next. Aged leather. So, ibig sabihin, yung leather na namutok na sa tagal. Kung titignan nyo, ayan, no? Kita nyo, may crack-crack yung leathers nyo. Oh. Diba? Ang dami ko nakikita na nagpo-post. Ang dami daw flaws nung mga Jordan nila. Wala tayong magagawa, eh. Binili nyo, eh. Ayan, oh. Cracked leather. Ang galing, ha? Pero hindi naman ito mamumutok. Pero kita nyo yung details nung crack ng leathers nyo. Oh. Diba? Ayan, oh. Cracked leather. The next one is the OG box and lid. Okay, yung box and lid, tinakita natin kanina,
As a proof daw nga na nakaligtaan siya o nakalimutan siya, nagkapalit ng takip kaya hindi nalaman na Jordan siya. Yun yung ano niya. Yun yung pinakano niya. At saka makikita niyo din sa ilalim, yun o, para siyang namumuti or meron siyang mga signs of mold and mildew. So para siyang inamag. So dahil nga ang tagal niyang natago. So those are the few details that you can check out at sa isang Air Jordan 1 Lost and Found. Ayan, di ba? So here's the Air Jordan 1 Lost and Found. Okay guys, I hope you enjoyed this video. Tingnan natin na, pakitaan natin na isa pang mas magandang ikot ito. Okay, so that's it for today's video guys. Salamat sa panonood, salamat sa mga sumusuporta, at salamat sa walang sawang pag-encourage sa akin dito sa aking YouTube channel. Shoutout sa mga ating mga new subscribers, ano? Shoutout kay ano? Pilai. Kay Cade, kay Gamezone, kay Makapayag, Sherwin, shoutout sa iyo, kay Feuy16, kay Kuya No, kay Baltasar, kay Yanka, kay Camacho, kay David, kay Ecstatic Works, kay Jake, yo bro, thank you for subscribing, kay Ayon, Cipriano, shoutout to you bro, salamat sa pagsuporta, kay Paxman, salamat sa pagsuporta, salamat sa pagsubscribe, kina Matthew Earl Ramos, mga kaibigan ko, Matthew Earl Ramos, also known as Pugna, si Pogs, si Alex, also known as Chike, si D, si Neil D. Caringal, si Ron Su, si Ron Erald, sa wife ko, salamat sa pag-suporta. Salamat sa mga patuloy niyong pag-share, pag-comment, and pag-like ng ating mga videos. And salamat sa pag-subscribe sa ating YouTube channel. Once again, this is your boy Mamba Bola. Maraming salamat sa panonood ng ating unboxing ng ating Air Jordan 1 Lost and Found Chicago Colorway. And okay guys, we are now at 199 subscribers and we still have around 801 to go for us to para maabot natin yung 1,000 subscribers and kailangan natin ma-reach yung 4,000 watch hours. Medyo malayo-layo pa pero tuloy lang. Keep the grind, keep going. Malay mo, maabot din natin. Malay mo, ma-hit natin and alam kong kaya natin to dahil naniniwala tayo sa taas and walang imposible as long as you know that you believe in God, wala kang inaapakang ibang tao, wala kang inaargabyado ibang tao. Uy, nahulog yung sapatos ko. And you guys, do what you're doing what's right. You're doing your best, you're giving your all, and you keep on praying and believing to God. And He is the one who's gonna be helping you. Siya ang tutulong sa'yo. Basta gawin mo kung anong kaya mo, and yung hindi mo kaya, iasa mo sa Panginoon. At siya ang bahalang tumulong sa'yo. And once again, this is your boy, Mamba Bola. Peace out, you guys. Bye!